mga kabataang, mga kacharot, o, diba? Welcome back sa aking luto series, diba? Nandito na naman ang inyong Batanggan, kusinera. Yan na nagbabalik. Ano, diba? So, siguro naman may idea na kayo kung ano aking lulutuin for today's video. Yan. Tayo ay mag-marinade ng beef steak. Nagagawin kong beef steak, o, diba? Mga kabataang, mga kacharot, o, diba? So, yan lang naman ang mga ingredients. Basically, yung iba, yung ilagay, hindi ko na sinama. Pampadami. So, yan. So, ngayon, imamarinate muna natin yung beef. Ano? So, yun lang yung mga ingredients pa. Yan muna kayo, mga kabatang, mga kasyarot. So, yan. After natin mahiwa-hiwa mga ingredients, so, marinate na natin ang ating beef. Yan. So, nahin natin ang toyo, soy sauce. At half cup lang naman. So, hindi muna natin dadaan. Baka kasi umaalat. Alam mo na. Then, our chopped garlic. Tumihan natin garlic. Masarap maraming garlic. Garlic pabor. Ang ating bawang. Lagyan na rin ang ating black pepper. Ground pepper. O, diba? And of course, ang ating calamansi juice. Calamansi, to tenderize the meat. Yan. So, yan. Adjust na lang natin pag walang ano. Nandiyan din natin ang oyster sauce. O, diba? Kalating kilo lang itong ano ito, daming lahok. And of course, ang mga nandiyan din natin ang Sprite. So, mas masarap, mas makakatulong madaling mapalambot ang karne. O, diba? O, diba? Tama na yan. Adjust na lang natin mamaya. Diba? Charot! Siyempre, gagamitan natin ang aking hand mixer. O, diba? Malinis yan. Tsaka naka-gloves ako. Diba? Mix na natin together. O, diba? So, adjust na lang natin. Ubusan ako ng ano, liquid seasoning. Diba? Halo-halo natin. Dagdag natin yung natitirang toyo. Kasi parang anemic siya. Anemic. O, diba? Tapos, mix natin together. O, diba? Guys, pag bibili kayo sa palengke nito, ipaganto nyo na, sa anong tawag ba doon? Matadero. So, yan. Ito po ay beef sirloin. O, diba? Para din na tayo kayo mahirapan mag-chop-chop. Sila sanay sila mag-chop-chop. So, mix natin yan. Tapos, after mahalo nyo ito, mamix together, iset aside natin for about 1 to 2 hours o mas maganda, overnight sa ref para mas masumuto mo, ano? Mano yung lasa. O, diba? Yan, diba? Ibalot natin ng clean wrap tapos i-set aside ko. Wait for 1 to 2 hours. Din muna kayo. Bye-bye. Mag-martes muna kayo ulit. So, delay ko yung tatlong balatang kalamansi. Since wala kang clean wrap, pwede na siguro to. Ayan. So, ayan. After 25 plastic years lang. Na pagpapalambot natin sa ref, ayan ang ating karni ng baka. O, diba? Ready na natin siyang iluto. Wala kaming clean wrap O, diba? Ang ganda ng kulay. So, yeah. Let's start cooking! Set aside natin for about 1 to 2 hours. So, mas maganda, overnight. O, diba? So, dyan nga muna kayo, mga kacharot! Kakaan eh!